There are three tools of criminal investigation. So we have information, interview and interrogation, and instrumentation. Let's start with information. So pag sinabi natin information, information is the general term na ginagamit para sa mga impormasyon na nakukuha ng isang investigador sa iba't ibang sources. It is the knowledge or facts that the investigator had gathered or acquired from different sources, such as persons or documents which are pertinent or relevant doon sa iniimbestigahan na krimen. So there are three classes of information. So we have regular sources, cultivated sources, and grapevine sources. Pag sinabi nating regular sources, ito yung mga nakukuha natin in open source. For example, yung nasa balita, yung mga nasa dyaryo, yung mga public records, yung mga yan, those are considered as regular sources. Pag sinabi naman natin yung ikalawa, cultivated sources, ito yung mga napilit na makuha natin. So, ito yung information na hindi masyadong open. Kumbaga, meron tayong kinausap pa para makuha ito. Such as informants, informers, mga nagtatricycle, mga tambay sa kanto, yung mga yan. We consider them as cultivated sources. And the last one are grapevine sources. So, these are pieces of information that are coming from people from the underworld. Hindi naman ito mga laman lupa, ano. Pero pag sinabi nating underworld, this may be prisoners or ex-convicts. So, yun. Again, we have regular sources, open source, pwede mong makuha kahit wala ka ng kausapin. Then we have cultivated sources, yung mga makukuha ng investigador mula sa iba-ibang tao na maaaring may kaalaman tungkol dun sa iniimbestigahan niya. And then, grapevine sources are sources from the underworld, such as prisoners or ex-convicts. Then we have the second tool of investigation, of criminal investigation, we have interview and interrogation. So, unahin natin yung interview. When you say interview, ito yung simple questioning of the person who cooperates with the investigator. So, nag-i-interview ka lang. Hindi mo sinasabi na siya ang gumawa ng krimen. Nagtatanong ka lang. Nag-i-interview ka nga lang eh. So, basically, it is a conversation with a purpose motivated by a desire to acquire certain information from the person being interviewed as to what he was able to see, smell, hear, feel. Yung mga senses na yon, ano ba yung kanyang naramdaman, ano yung kanyang na-experience. So yun yung pag-i-interview. Hindi natin sinasabi na siya ang gumawa ng krimen. Nagtatanong lang tayo. Then we have still as the second part of the tools of criminal investigation is interrogation. Ito na yung kinoconfront na natin yung tao na siguro ikaw yung gumawa, no? Ikaw yung gumawa ng krimen. Mga ganon. It is the vigorous and confrontational questioning of a suspect about his participation in a crime. So dito, meron na tayong suspect. Meron na tayong sinasabing mukhang siya ang gumawa ng krimen. Unlike in interview, hindi. Kasi ang interview, pwede siya sa witnesses at sa iba pang mga informants or informers natin. But in interrogation, usually this is done to suspects. Pero sometimes, there are cases na ini-interrogate din ang witnesses. Depende sa sitwasyon. Okay? So, it is the questioning of a person suspected of having committed an offense or a person who is reluctant to disclose, to fully disclose information in his possession which is pertinent to the investigation. Yung may alam siya pero ayaw niyang sabihin. Usually, in those cases, we are already interrogating that person. So, this has been my favorite power bank. Dahil sobrang liit lang niya, sakto lang siya sa cellphone ko, and
sobrang portable, hindi mo na kailangan magdala ng kahit ano pang cable. Sasaksak mo na lang siya ng direkta dito. So this is from Bavin. Available siya for Type-C and for iPhone. In colors black and white. O, dahil white ang isa sa favorite colors ko. Eto, white. And then, 5,000 mAh siya. So good siya for one full charging. Yung kunyari nakalimutan mo lang i-charge yung phone mo, then kailangan mo nang umalis. So yon, very handy ito. Charging niya is through Type-C dito or through this one. Isasaksak mo lang yung USB na ito sa charger mo. Then, pwede mo rin siyang gamiting phone stand habang nag-charge ka kapag ginanyan mo lang ito. Yun. I'll put the link sa caption ko kung saan ko siya nabili. And then, the third and last tool of criminal investigation is instrumentation. From the term instrument, ibig sabihin, may mga gagamitin na tayong mga instrumento sa pag-iimbestiga natin. So it is the application of instruments and methods of physical science to the detection of crimes. Minsan kasi pag nag-iimbestiga, hindi sapat yung actual physical evidence lang yung meron ka. Kailangan ma-explain, kumbaga yung mismong ebidensya, makapagpaliwanag siya, bakit siya nandun, paano siya napunta doon sa crime scene, sino ang gumamit sa kanya, sino ang humawak sa kanya, yung mga ganong bagay. And we can only know that through instrumentation, through the different forensic sciences. So, eto na yung gagamit tayo ng, for example, AFIS, Automated Fingerprint Identification System. So, when we put a certain fingerprint in the system, hahanapin niya mula sa kanyang database kung kanino nagmamatch yung fingerprint na yon na nakuha natin mula doon sa physical evidence. So, instrumentation is sometimes called criminalistics, which is one whole subject area sa atin sa criminology. So again, it is the process of using different instruments or tools of the police sciences in criminal detection and investigation. So examples nito ay polygraphy or lie detection test, question document examination, police photography, DNA, forensic chemistry, forensic medicine, forensic ballistics or firearms identification, dactyloscopy or personal identification, forensic odontology, sa ngipin, yung mga yan. Those are some examples of criminalistics or the use of instrumentation. So again, merong tatlong tools for criminal investigation. We have information, merong regular sources, cultivated sources, and grapevine sources. We have the second one, interview, nagtatanong ka lang, and interrogation. Sinasabi na natin na nag-aakusa na tayo na may isang tao o ang taong to ay ang gumawa ng krimen. And the third one is instrumentation, also known as criminalistics, which is the use of different instruments in application doon sa ating pag-iimbestiga.